So ayun, hello mga kapampam, at muli tayo nagbabalik, no. So bago ko pa umpisahan itong video natin ngayon, ay humihingi ako ng pasensya sa kung ano man yung maling naging komentaryo ko. So comment lang kayo sa comment section at tatanggapin ko ng maluwag kung ano man yung naging kamalian ko, no. Lalo na dun sa naging intro ko kahapon at sa mga iba pang komentaryo sa mismong video. At alam naman natin, no, alam ko sarili ko na bago lang ako sa ganitong uri ng content, kaya kung ano man yung maging komento nyo ay tatanggapin ko ng maluwag sa dibdib. So balik na tayo dun sa mismong kaganapan kahapon sa karera ng Tour de Thailand, no, kung saan nga itong si Marcelo Felipe ng 7-11 ay naging pang-11 na lamang mula sa 10. Dahil medyo natagalan siya ng konti, pero hindi naman, medyo nahuli lang siya, no. Kaya mula sa pagiging ikasampo ay naging ikang 11 na lang sa mismong GC. So ngayong stage 6 ay naasahan nating makahabol pa itong si Marcelo Felipe kasama ang iba pang Filipino riders ng Pilipinas, ng Gopo Gold at ng 7-11. Kaya Pinoy, good luck. Alam naman natin, basta Pinoy, hindi basta susuko yan. Kaya laban lang. So ito, mag-ubusan ng ating karera. ก็วันนี้นะครับสำหรับคนใส่เสื้อเหลืองอยู่นะครับก็เป็นอารามเป็นต้นนะnapakaganda talaga ng kalsada dito sa Thailand. Mulit-mulit kong ipinag sinasabing napakaganda talaga ng kalsada na ginagamit nila dito sa tour di Thailand, no. Yop นะครับจากในหลังกระดู9แต้มครับSo ito, umpisa ng karera, merong gustong mag-breakaway dito ng saang rider kaya to? Kalimutan ko kung anong rider to, may suot ng gantong jersey, kung anong bansa to. Tinatry niya mag-breakaway kaso nalusaw din agad. So ito, may buo-buong panibagong grupo dito. At tingnan natin kasi ito, may isang Gopo Gold na nagdadala dito sa unahan. Ang sumusubok na magkaroon ng breakaway, isa sa Gopo Gold, rider ng Gopo Gold ang nandito. Ayan, kakonsimula pa lang, nagdadala naman dito ay ang Thailander. Palit-palitan. Dahil itong huling stage na to ay talagang dito na magkakalaman kung sino ang magiging kampyon ng karera ng Tour de Thailand. Ito, Gopo Gold. Hindi natin kilala to kung sino itong Gopo Gold na to. So ang karera nila ngayon ay mayroong 165.20 kilometer. Ganyan ang layo ng karera nila ngayon. Ayan, medyo umagwat yung Thailander. Oh, Thailander, mayroong nakatago sa likod. May nakatago. At isang 7-11. So, okay, 7-11 ang nasa likod ng Thailander. Nagtatago, nagkukubli at para mahiwalay sila sa mismong peloton. So dalawa sila dito, nagtatago yung ating Pinoy rider. Ayan. Nagpalit. So to Pilipino naman ang dadala ngayon. So ito yung kaganapan dito sa likod. Ayan, tagong-tago yung ating 7-11. So ang rider na to ay si Nicole Pareha ng 7-11. So ayan, dinadala niya doon sa harapan ng dalawa sila. Ewan ko kung may hahabol pa dyan, dalawa sila. Ayan, yukong-yuko ang ating rider ng 7-11, si Nicole Pareha, number 55. Gabing yukong-yuko talaga yan dahil kailangan niyang gumawa ng pangalan dito dahil kadalasan nasa kalagitnaan siya, no, ng karera. Pero ito yung katuwang ni Marcelo Felipe. Si Nicole Pareha ito, may dumagdag silang isa dito. Yung kanina sigurong nag-a-attempt ito. So itong long hair na to na naka blue jersey ay masipag din to dahil mula stage 1 nakikita na natin to na madalas talagang nasa harapan to at nagpupuminit na gumawa ng sariling breakaway.
kasamang ibang rider, kaso hindi rin nagtatagumpay, nalulusaw sila bandang kalagitnaan or 10 kilometers away to the finish line, mga ganyan nalulusaw na, hindi kinakaya. Pero ito, tinatry nila ulit kasama ang ilang rider ng kulay blue jersey at ang ating Philippine rider from 7-11. Ito, may dalawa dito nga sumusunod, no? Yung chasing group natin, may dalawang rider sa likod. Ito nga, diinan talaga to dahil gusto nilang ma-edikit yung kanilang grupo dun sa breakaway. Gusto nilang mapasama, kaya diinan talaga ang kanilang pinalo, no? Ito naman ang ating 7-11 rider nito, si Nicole Pareja. Yukong yuko para madala yung kanilang breakaway sa finish line. Pero malay-layo pa yan dahil ito ay wala pa sa kalahati ng mismong karera. Malay-layo pang lalakbayin nito. Yukong-yuko siya dito. Ito, magpapalitan sila dito. Thailander naman ang dito papalit sa harapan. Meron na silang 1 minute and 52 seconds. So ito yung peloton, medyo banayad lang. Matalo dalawa dito, nagpupuminit na ma-edikit yung kanilang sarili doon sa ating breakaway. So ito, medyo tumaas, no? Naging 2 minutes na ang kanilang gap. Ayun, nabawasan. So huwag kayong pipikit, mga pampam, dahil ilang segundo lang ang lumilipas ay malaki ang pagbabago dito sa kanilang agwat sa peloton at sa chasing group na sumusunod. So ito, medyo nabawasan. Ito, 4 minutes na and 37 seconds na ang kanilang agwat sa breakaway. So medyo banayad pa ang takbo dito ng peloton. Mukhang hindi pa nila nararamdaman na unti-unti nga umaagwat nitong ating breakaway. So ito, tatlong rider natin sa breakaway. So matindi tong laban nila ngayon dahil dito sa pinaka-final stage ng karera ay talagang dito ang matinding laban, palakasan talaga to ng baga dahil puro aon to dito. Makikita mo naman yun, tayong tayo siya, oh. Tumatayo na, oh. So ang gap ay merong, ayun, hindi ko nakita. Makikita nyo sa screen kung ano, andyan sa mismong screen yung gap nila sa mismong peloton. Huwag kayong pipikit dahil ilang segundo lang ay nagbabago ang gap ng breakaway sa peloton. So ito, pinas forward ko na to para makita natin yung mismong kaganapan. Ito, meron na lamang 30 kilometer to finish line. So malapit-lapit na yan, oh. So malay-layo ng biyahe nila kasi 160 ngayon, 160 kilometer, ngayon 30 kilometers na lang. So ayan, ang diinan talaga dahil nabawasan ng kanilang oras mula sa 2 minutes na ngayon, 1:49 na lang, oh. 1 minute and 49 seconds na lang ang natitira sa kanila. Na kanina ay umabot ng 5 minutes ang kanilang gap sa mismong peloton. Nabawasan dahil nagtatrabaho na yung ating peloton dito sa likod. Talagang tinatrabaho na nila dahil nararamdaman na siguro nila na medyo lumalayo na ang kanilang ang breakaway. Kaya dito, madiina na talaga yung pinala nila, hindi kagkanina, parang banayad lang. So ito, ang laki ng kabawasan, naging 1 minute and 14 seconds na lang. Paubos ng paubos. Ayan, ang lupit ng ano nila dito. Dalaan talaga dahil gusto nila nang maabutan itong breakaway natin. Dahil paubos na ng paubos ang kilometro. Ayan. So 1 minute, from 1 minute naging 54 seconds na lamang ang gap ng mismong breakaway. Bumilis yung ating peloton.
bumilis ng bumilis. Ayan, palit naman ng rider dito sa unahan. Nasa magdadala. Kung kanina ay mga purong pula ang nagdadala, ngayon ay orange na helmet na yung nasa harapan. Yung orange helmet, yung ilang ba jersey yun. Kung makikita nyo yung kulay ng jersey sa may manlalaro, dun sa mismong, mamaya papakita ko kung anong bansa yun nandito sa harap para pili. Ito na yan, oh. Yung kanina nagdadala dyan ay taga Poland. So ito, patuloy pa rin sa pag ano tong ating breakaway, dahil palusaw na sila ng palusaw para silang kandila nga unti-unting nauupos. Ayan, 42 seconds na lang. At ramdam na rin ang pagod dito sa tatlong rider na to. Kita mo naman yung pedalan ni Nicole Pareo, patagilid na. Ayan, 25 seconds na lang. Kaya huwag kayong bibitaw dahil paubos na paubos ang gap nitong breakaway. Sa peloton natin, ito na sila. Natatalaw na sa likod nila ang peloton. Ayan na, palusaw ng palusaw. At 5 kilometer to finish na lang. Kaya kayo nilang idikit to sa finish line tong kanilang ginawang breakaway. Kaya kayang isagad yan ng kanilang turbo. Natatanaw na dito sa likuran nila ang peloton. So ito yung kalagayan ng kasada natin na puntang finish line. Kung nakikita niya, no, paangat sa bandang huling kilometro. Ayan, 5 kilometers at paahon ng paahon yan, no. At sa mismong 1 kilometer to finish line ay mismong ahon talaga. Kaya yun ang palakasan talaga ng baga mamaya. Dahil 1 kilometer hanggang finish line ay talagang ahon na mismo. Yung mismong nila pagdadaanan. So ito, tatlo natatanaw na sa likod tong breakaway. Ay, breakaway, peloton. Ayan, oh. At ahon din kasi to. Kaya kita mo naman, yukong-yuko si Nicole Pariata. Tumatakas itong Thailander, tumatakas. Sinusundan ni Nicole Paria ng 7-11. Sinusubukan tumakas itong Thailander. At ito, diin na diin talaga, gusto makatakas. Dahil alam niyang unti-unti na silang nalulusaw. Ayan, tumatakas, pero hindi sumusuko yung rider natin ng 7-11 na si Nicole Pareja. At patuloy pa rin sumusunod dito sa Thailander. At pinapatunayan na hindi masasayang yung kanilang ginamang breakaway. Dahil dito na ang peloton. At ito, medyo nagbagal ang ating Thailander at ang 7-11 na si Nicole Pareja ay mukhang sumuko na. Hindi na humabol pa. Talagang matibay ang loob nitong Thailander at hindi sumuko. Hindi niya sasayangin ang ginawa nilang breakaway mula kanina. Hindi siya sumusuko. Papatunayan niya sarili niya na kaya niyang isagad yan sa finish line. Pero titingnan natin na dahil malapit na ang peloton. Andito na sa likod at siya, ang rider na 7-11 si Nicole Pareja, ito gumilid na at ramdam na yung pagod na at didikit na lang dito yan sa mismong peloton. Ayan na, unti-unti na siyang dumikit. At itong Thailander natin na talagang hindi sumusuko. Ayan, bumibira. Dahil ahon yan dyan banda, ahon. Ayun, bulaga. Ayan na pala sa likod niya ang peloton. Wala na rin magagawa. Kakainin na siya niyan. Wala na. Para siyang isang asukal na humalo sa munggo. Hindi na makita sa sobrang kapal nitong peloton na dumating. So ito, malapit na to sa finish line. Dahil isang kilometro na lang ang layo nito. Dito na magkakaalaman ng lakas ng baga. Ayan. Yung kita nyo kasada, paahon yan, oh. Ayan, oh. Palakasan talaga ng ahon yan. Diyan malalaman kung gaano kalakas yung ating King of the Mountain.
Ayan, ayan, may umusbong na kulay. Red jersey, hindi 7-Eleven. Pero may 7-Eleven na sumusunod. Si Nicole, si Marcelo Felipe. Nandito si Marcelo Felipe. Marcelo Felipe, number 65. Marcelo Felipe, umahabol. Kumahabol, pero may umahabol din dito na GoFo Gold. So, dalawang Pinoy ang naghahabol dito. Dalawang Pinoy, GoFo Gold at 7-Eleven, si Marcelo Felipe at isang GoFo Gold, din natin alam kung sino to. Dumidikit dito kay Marcelo Felipe. Ayan. Pilit niya idinidikit dahil niisip niya pareho tayong Pinoy at magtutulungan tayo hanggang dulo. Pero malakas itong medyo malalakas itong kalaban nila. Tingnan natin kung kaya bang isagad ni Marcelo Felipe. Dahil ito ang ito. Nauna si Marcelo Felipe. Pangatlo ang GoFo Gold. Nako, mukhang nalusaw na ang GoFo Gold at hindi na kinaya. Ayun, pinabayaan na yung sarili niya. Ito si Marcelo Felipe. Ang nagtatrabaho dito sa harapan. Nako, medyo naunusan siya ng dalawang rider. Nako, medyo kinapos si Marcelo Felipe. Pero hindi pa yan dahil malaylayo pa. Dito na magkakalaman mo kung medyo pagod na si Marcelo Felipe dito. Dalawang rider ang nasa harapan niya. Ayan. Antibay na itong isang ano. Ay, ito, patapos na to. Malapit na sa finish line to. Natatanaw na ngayon, 100 meters na lang. At ang KOM natin ay parating na, naka white jersey. So, ito na, kukunin na. Ayun, panalo. KOM para na kumuha ng finish line sa stage 6. At titingnan natin kung pangilan si Marcelo Felipe. Ito na, parating na siya. Pang-anim. So, pang-anim po ang ating Filipino rider 7-Eleven, si Marcelo Felipe. At dito may umahabol pa mga Pinoy. Ito, ang kaninang GoFo Gold na humahabol kay Marcelo Felipe. Ayan. Medyo naubusan ng turbo at hindi umabot. Hingal tayo ganyan dahil ahon talaga yung mismong nila finish line . So ito mga 7-Eleven natin, tagang pagod, makikita mo talaga kahit pagod na pagod talaga . So congrats kay Marcelo Felipe ng 7-Eleven. Panalo na naman ng Pinoy. Pinatunayan niya na siya talaga ay dating Asian, best Asian riders ng Pilipinas. Ayan. Pagod na pagod talaga si Marcelo Felipe dito. Napakalakas talaga ng KOM. Oh. Parang sinisisiyo niya lang itong ahon. No? Ang lakas. Songrider na yon, ang nauna ay si Nathan Earl ng Okio, taga Australian. Siya ay Australian. Ito ang nangunguna sa ating stage 6, Australian. So congrats Marcelo Felipe, siya na ang bagong magsusuot ng violet jersey na ito, ang best Asian riders. So congrats Marcelo Felipe, proud na naman ng Pinoy sa'yo pagdating dito sa Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino riders. Ayan, Marcelo Felipe, pinatunayan sa sarili niya na kaya niya pang ibalik yung kanyang titulo bilang isang best Asian riders.